so good! I'm going to go to the hospital. To give you an anecdote, Mr. President, nagpunta po kami ni Secretary Galvez, if I'm not mistaken, sa Cebu, at the height of the surge noong April. At alam niyo, Mr. President, sa ibang ospital nakakita po kami ng mga mask na nakasabit sa sampayan. Yung mask na sampayan, tinanong mo namin ni Sec. Galvez, bakit nandiyan yung mga mask sa sampayan? Sabi niya, Sir, kasi wala na kaming mask. Kailangan, kahit na hindi siya washable, i-recycle namin, sabi ng healthcare workers. No? So, talagang dumudugo po yung puso namin ni Seth Galvez. Pero kaya nilang, pinipilit namin na bilisan ang paghahanap ng supply. Dahil po talaga hirap na hirap po nun. And I just want to really emphasize po that all the PPEs that were bought in the masks were all given to by Secretary Galvez himself, Mr. President, and the team with Secretary Duque to our healthcare workers all for free. Mr. President, ano po? Nangangako po yun, very vivid in my mind. Nagpunta po si Sec. Galvez, ospital, whether private, public, it doesn't matter. Pupunta po siya. Iyan po ang tatanungin po niya yung hospital head. Iyan ang kailangan na PPE. Kailangan po namin ng 10,000. O, ito na. Ito na ang PPE. Nandito na. Ano po talaga yun? And, ang hirap na hirap po noon nung nag-aanap po ng si Sec. Galvez ng warehouse, nag-aanap po ng kung ano-ano itong mga logistical resources, talagang po mabilis na ma-distribute. So, yun na po, I think it's very important to really remember how difficult it was, Mr. President. But thankfully po, nagkaroon tayo ng supply, and na supply po, and we were able really to save many lives, Mr. President, bottom line. No? And I think all of us will be judged by history. And I think that period was really a very, very difficult period, but through the work of everybody and through your leadership, sir, eh, kahit pa paano po, marami po tayong nasalba na buhay nun, Mr. President. Thank you po. You have to clarify some yes, Mayor. Previous statements that you have made, Secretary Roque. Yes, Mayor. Well, napanood po ng taong bayan ang hearing sa Senate, pero napanood din po nila ang ating panig sa ating mga press briefing at sa talk to the people. So sa batas po, isa-isahin ko po yung joinder of issues at kung ano nang napatunayan ng parang panig, gamit po ang ebidensya at hindi ang haka-haka at mga komentaryo. Una, meron bang overprice sa PPE? Ang sagot, wala. Anong ebidensya? Ang binili po natin is 1,716 para sa 9-piece PPE compliant with WHO standards. Ang binili ng nakaraan na administrasyon, 3,500 hanggang 3,800. Hindi po tayo nagbibintang ng 3,500 at 3,800 ay overpriced. Pero kung hindi natin pagbibintangan na hindi overpriced ang 3,800, eh lalo naman po siguro ang 1,716. Kaya po yung 1,716, dahil ang presyo po ay 1,950 less 12% tax. Ito po ay 1,716. Bukod pa po rito, walang kahit anong down payment na binayaran. Binayaran lang po pagkarating ng PPE sa Pilipinas at pumasa sa inspeksyon at sagot din po ng importer, pati po yung transportation, insurance, and freight. Malinaw po yan. Sa batas po, sa ebidensya, there was an attempt to mislead.
Bakit po? Kasi nagpakita sila ng presyo na 1,300 daw po ang PPE. Bakit ko po sinabi na misleading at the objection sa korte niya, Your Honor, misleading? Kasi yung petsa po ng 1,300 ay petsa ng Hunyo. Ang pinag-uusapan natin, magkano ang PPE nung petsa ng Abril kung saan nagsisimula ang pandemya at talagang nagugulanta ang lahat ng bansa sa daigdig kakakuha ng PPE. Siyempre po, dahil ang buwan ng Hulyo ay 2 buwan na matapos ang Abril, dumami ang supply kaya po bumaba ang presyo ng PPE. Ulitin ko po, kung sa hukuman po yung ginawa nila sa Senado, objection, Your Honor, misleading, and it will be sustained because ibang buwan po ang kanilang pinag-uusapan. Issue number 2, meron ba akong overpriced sa face mask? Ito po, simple lang. Ewan ko kung na-discuss ni Secretary Lopez. Noong Abril, Secretary Lopez, for the record, magkano ang suggested retail price ng mga face mask? Again, yung noong March, April, nasa 28 pesos ang face mask, SRP. Face mask. At noong mga bandang June, July, doon na nagkaroon ng iba pang suppliers. Kaya nga po, pinag-uusapan. Pag ibang buwan, iba na ang presyo. Ganun na yun. Ang pinag-uusapan lang po natin, Abril. Ang suggested retail price, 28. Ang bili, magkano? 27 pesos. Meron ba hong overpricing? Wala. Anong ebidensya? Suggested retail price. Ang aking pag-uusap po sa ating mga kababayan, huwag magpapadinlan. Dahil ang ebidensya po, ang law on evidence, ang definition niyan, ito yung ginagamit natin para pruebahan kung anong dapat pruebahan sa hukuman. Ito ang magpapatunay kung ano talaga ang katotohanan. So, 2 punto po yung importante ngayon. Walang overpricing sa PPE, walang overpricing sa face mask. Pagdating naman po sa issue na dapat bang ma-audit ng COA ang Red Cross, again, misleading, Your Honor, dahil sinasabi nila, hindi raw pang publiko ang Red Cross, dapat walang jurisdiction ang COA. Mali po yan. Dahil sa ating batas, unang-una, miski ikaw po ay privado, ikaw ay NGO, pag tumanggap ka ng salapi na galing sa kaban ng bayan, i-audit ka ng COA. COA! So sa akin po, walang legal lang na basihan yung sinasabi nila na hindi po pwede ma-audit ang Red Cross. Bakit ba po kasi sinasabi nila na privado ang Red Cross? Kung sa batas po at mga taong bayan, sa bayanan, ang Red Cross po ay sui generis, ibig sabihin, one of its kind. Bakit po? Binuo po ang Red Cross para po makapasok sa lugar na meron digmaan para magbigay ng humanitarian assistance. Kung gobyerno po ang Red Cross, hindi siya makakapasok sa lugar na may digmaan. Kasi oftentimes, ang digmaan, gobyerno at rebelde. Pero para makapasok sila, binuo ang Red Cross based on neutrality, confidentiality, and humanity, para nga po hindi naman mamatay sa battlefield yung mga sugatan ng mga mandirigma. Kaya hindi po siya po pwedeng maging privado. Dahil kapag siya po ay naging gobyerno, hindi siya papapasukin sa lugar ng digmaan. Pero, hindi, meron po siyang public na karakter. Sa katunayan po, lahat ng empleyado ng Red Cross, miyembro ng GSIS at hindi ng SSS. SSS. Kaya po meron siyang public nature. Kasi ang binuo po ang Red Cross sang ayon sa Geneva Convention na lahat ng bansa sa daigdig ay kasali, kasama po ang Pilipinas. At ang kanilang gawain nga po ay pampubliko yung pagbigay ng humanitarian assistance sa digmaan at sa mga kalamidad. Kaya po, sui generis ang Red Cross. Ang dapat malaman ng taong bayan, sa bilyong-bilyong siningil niya sa ating PhilHealth, pagdating sa RT-PCR testing lamang. Magkano ang siningil niya? Kasi, Mayor at saka mga kababayan, iba po ang singil kapag ang makina at ang test kits ay donated. Dapat po yan 1,100. Pero sa malalong matagal na panahon, 4,000 ang singil nila, binaba nga 3,400.
Pero kami po mga kawani dito sa Malacañang, doon po tayo nagpupunta sa National Children's Hospital o kaya sa NKPI dahil nga po donated ang makina, ang bayad natin 1-1 at hindi 4,000. Yan po ang dapat tutukan ngayon sa mga maraming bagay ng ating COA. At isa pa po, kasi nga po pala sigaw na tatarantang PhilHealth, humingi sila ng advance payment. Pero sa COA rules po, dapat walang advance payment. Dapat reimbursement lamang. Pero matter of fact record po yan, hundreds of millions ang hiningi nila by way of advance payment na ginamit naman nila para din doon sa mga RT-PCR equipment and paraphernalia nila. Yun lang po, Mayor, at magandang gabi po. Thank you, Secretary Roque.